Hi mga ka-YouTube, si King Nasal po muli dito sa aking kusina. Ngayon ay hindi ako magluluto. Ang gagawin ko ngayon ay maghuhugas ako ng mga pinggan na pinagamitan ng pagluto at ang mga pinagkainan namin. Tuturo ko ngayon sa inyo kung paano paghugas nang hindi ka maiinis at hindi ka maguguluhan masyado. Sa mga hindi pa dyan marunong maghugas at mga medyo ayaw maghugas, panoorin niyo po ako kung paano hugasan ng mga pinggan. Ayan po, samahan niyo po ko dito sa aking banggirahan sa aking kusina. Ayan, maraming salamat po. Ayan, simulan na po natin ang paghuhugas. Ang unang gagawin natin ay yung mga platito ay pagsamasamahin natin. Pagsamasamahin po natin yan, ganyan. Ayan. Ayan. Ayan, para hindi po tayo nagugulan masyado ha, sa hugasan. Tapos yung mga pinggan, yung malaki, yan, ilalim natin dyan. Ayan po. At yung mga baso, yan yung baso, yan, mga baso. Ayan. Ayan po. At tsara. Ilalawan po natin ito. Ayan po. Para kung sinabi natin, wala na silang mga mumu-mumu. Ayan po. At ito pa. Ayan po, sama-samain lang yan. Ayan. Ayan ang ating lababo. Para hindi siya babara, huwag niyong tatanggalin yung pinaka-screen niya. Hayaan niyo lang siyang ganyan-ganyan niyo lang para mawala ang tubig. Ayan. Para mawala yung tubig. Yan, wala na siyang tubig. Ngayon, ay ano natin, ipunin natin siya dito sa screen. Ayan. Tapos, alisin natin. Tapon natin. Ayan, tapon natin yan. Di wala, hindi matatapon dito yung dumi, hindi mababara ang ating lababo. Ngayon ay simulan natin ang paghuhugas. Ito ay hindi ko binababad sa tubig na may sabon. Pagkan maghuhugas lang ako, sa ako magawa ng... Ayan, ganyan. Lagyan natin ng tubig. Ayan po. Lubangan natin ito. Iba natin ang ating mga para pinagsabunan ay ilagay natin dito. Sa, ano. Ayan po yung ginawa kong may sabon na may foam. Simulan natin. Ganyan. Para wala yung mga sibo-sibo. Ayan po, sa mga anak dyan, sa mga kapatid, huwag natin masyadong iasa yung paghuhugas ng mga pinggan. Yan. Kaya na natin gawin to para tulong natin sa mama at papa, sa mga kapatid at ate natin. Pwede naman natin gawin. Gawin na natin. Dadaan sa kutsilyo at baka masugat. Paghugas ng pinggan pagkatapos natin kumain sa paghugas. Ambag natin sa mama at papa ng mga niluto at hain ng pagkain.
natin ang tubig. Yung rice cooker, hindi nyo kukuskusin ng matalim para hindi matanggal yung kanyang itim na kulay. Ito lang gagamitin natin sa rice cooker para hindi magasgas yung ating loob ng rice cooker. Patapos natin gamitin ito, tigain natin para wala siyang tubig na ma-stuck, hindi siya kapitan ng mga mikrobyo. Nagasabi natin. Ayan, natiga. Lagay natin dito para matuyo. Itawag muna natin to dito sa isang tabi. Ayan, ang gagawin natin dito ay pagtatawban ko nito mga pinagugasan kong pinggan para siya ay matiktikan ng tubig at bago natin lagay dito sa bagira, sa lagayan. Ayan, nasabo na lahat ang ating mga pinggan at ito ay ating babanlawan na ngayon. Siguray natin na walang mga kanin-kanin pala, sabot. Ayan na natin dito kasi magpumulo yung tubig, matuyo bago natin ilagay sa lagay ng pinggan.
sa atin siyang panlaw. Punasan natin yung ilalim para mawala yung tubig. Yan, ganyan po ang ating paglinis ng kusina. Ganyan. Okay, malinis na po yan. Ayan, ganyan. Tapos muna natin itong pagkasa natin. Ayan natin siya tapigin. Okay, natapos din natin ang ating paghuhugas dito sa kusina natin. Tapos ang gawin natin dito sa ating basahan, eh, ganyan natin para matuyo siya. Ayan po. Ayan po ang ating kusina ngayon, ang ating pinagamitan na pinaglutuan at ating mga pinaghugasan. Ayan, ayan po siya, mga nahugasan. Tingnan niyo po ang ating banggirahan. Ayan, malinis na. At hindi natin nabara dito ang mga pinag... kanin-kanin ng mga dumi-dumi. Ayan po muli si King Inasal at ayan po muli si King Inasal at nakapaghugas na po tayo ng ating mga pinaggamitan ng mga kaldero, pinggan, mga pinagkainan. Ayan po, sana po ay may natutunan po kayo sa aking paghuhugas ng mga gamit natin sa kusina. Ayan. Sana dyan sa mga kabataan natin dyan ay gayahin niyo po ito na tulong natin sa ating mga magulang. Ang paghuhugas ng pinggan ay maliit lang na bagay para sa ambag natin sa ating bahay. Yan po ang ating si King Inasal at sana ay may natutunan po tayo. Maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutan i-like at i-subscribe po ang aking channel. At kipindot na rin po ng bell notification na pampatuloy po kayong updated sa mga video ko pa pong i-upload. Maraming salamat po.